Gustong-gusto po nating lahat ng mga tao na tayo'y mapagpala ng Diyos. Maraming mga nagsasakripisyo para mapagpala. Merong mga dinadaan sa mga pagbibigay para sila'y mapagpala. Ano nga ba ang maraming at mabisang paraan? Sa physics po ay may tinatawag na law of impenetrability. It means only one thing can occupy one place at one time. Kaya naman, sa buhay natin para tayong mapagpala, ano kaya na mga kabaligtaran ng pagpapala ang dapat mawala? Ano ang dapat lumabas sa ating buhay para may pagpapalang pumasok? Ano ang dapat na itigil at mahinto para magsimula ang pagdaloy ng pagpapala? Ang atin pong mensahe, pinamagatan nating 7 stops for a blessed life. 7 dapat itigil at ang pagpapala ay dumaloy o kaya'y magsimulang dumaloy ng lubusan. Salamat po aming Diyos sa bulwagang ito. Salamat po sa kalayaan naming sumamba sa inyo sa sandaling ito. Salamat sa ligaya na ibinibigay ng pagsamba. Salamat sa mga awit at sayaw, sa tugtog. Salamat sa tinatamasa naming kalusugan, Panginoon. Sa paglapit namin sa iyo, patuloy kaming nagpapalinis. Humihingi kami na linisin niyo kami ng inyong dugo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At bigyan kami, Panginoon, ng bagong puso, bagong diwa, bagong pananaw. Ilapit mo sa amin, Panginoon, ang iyong liwanag. At nang sa ganon, ay matapunan ng liwanag ang aming mga kadiliman. Buksan niyo po ang aming isip. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba na handang makinig at sumunod sa inyo. At nawa ang salita niyo, Panginoon, ay mag-ugat, yumabong, mamulaklak, magbunga sa aming buhay. Ayaw namin, Panginoon, ang basta relihiyon lang. Ayaw po namin ang basta mga ritual at programa. Ayaw namin ang basta worship service lamang. Ang gusto po namin, Panginoon, makipagniig sa inyo. Kasihan niyo po kami sa aming pagsamba. Buksan ang aming tainga na marinigan niyo mga katuruan at ang aming puso upang sumunod dito. Nawa, Panginoon, kami magkaroon ng kapayapaan kung sino man ang maaring ginugulo, binabagabag ng iba't ibang mga alalahanin. Humihingi kami ng kapayapaan na sa inyo lang maaring magmula. At nawa, walang maging kaagaw sa aming pansin ang inyong salita. Gamitin niyo po ang inyong hamak na lingkod na tungtungan ng inyong paa. Nais po namin kayong itaas. Nais po namin, Panginoong, tunghayan ang inyong mukha. Nais namin humawak sa inyong kamay. At nang maakay niyo kami sa tamang landas, turuan niyo po kami. Kayo po ang maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo lamang po ang inyong lingkod. At sa inyong pangalan at sa inyong likuran, nagtatago ang inyong lingkod at ang lahat ng mga kahinaan at mga kamalian at kakulangan, punuan niyo po. At nawa, pagpalain niyo ang lahat sa amin ngayon. Lumakad na nawa ang iyong espiritu sa aming kalagitnaan. At kami, Panginoon, ay bigyan niyo ng isang bagong lakas, isang bagong karunungan, isang bagong pag-asa. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, itinataboy namin ang anumang masasamang espiritu at binibigo ang mga balak ng anumang masasamang tao sa aming paligid. At ang aming Panginoong hinihingi ang inyong pagtatanggol, iadya niyo po kami sa gawa ng masasama. Ganon din ang dalangin namin para sa aming sambahayan, sa aming mga nasasakupan at mga mahal sa buhay na di namin kasama ngayon. Nawa kayo rin pong mag-ingat sa kanila. Nawa ang kapayapaan niyo'y maghari sa aming puso at ang salita niyo matanim na parang mabuting binhi. Hinihiling namin na inyong presensya at kami nananalig na inyong ibibigay ang hinihiling namin sapagkat ito'y aming Panginoong hinihiling sa pangalan ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 7 stops for a blessed life. Sabi po sa Jeremiah 7 verses 5 and 7, "If you really change your ways and your actions, then I will let you live in this place." Isang kondisyon ay binigay ng Panginoon sa mga tao, kung talagang magbabagong loob kayo, papalitan ninyo ang inyong mga pamamaraan, hahayaan ko kayong manahan sa lugar na ito. At natural ang pinag-uusapan po ay isang bayang pinagpala, isang sitwasyon sa buhay na punong-puno ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabi niya, "If you change your ways, I will bless you." We want blessings, we must be ready to follow the rules and to play it by the book. Isang-isa pong dapat nating itigil kung ito hindi pa natin lubos na naititigil para ang pagpapala ay magsimula is to stop childish thinking.
Tigilan ang pag-iisip bata. Pwede nating mithiin na magmukhang bata, hindi naman siguro masama. Pero ang mag-isip bata ay dapat ng talikuran. Because it is limited, simplistic, and selfish. 1 Corinthians 14:20, "Brothers, stop thinking like children in regard to evil the infants, but in your thinking, be adults." So, atin pong bigyan ng diin, in regard to evil, be infants. Sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa kasalanan at kasamaan, ay maging isip bata, maging isip musmos. Walang alam, inosente, malinis. In fact, infants are younger than children. So better and cleaner and purer than children is what God requires. And in regard to thinking, be adults. Sa paggawa ng masama, walang muang. Subalit sa pag-iisip ng tama, tayo dapat ay mistulang mga may karanasan, marurunong na at may edad. In other words, the Bible is asking for maturity, for a kind of thinking that is understanding and accommodating. Ano pong application ito sa ating buhay ngayon? Tayo po ba ay nag-iisip bata pa? Kung minsan, ay marami tayong mukha at anyo. Pagka ang kaharap mo itong grupo ng mga taong to, ikaw ay mature. Subalit may mga tao na pag sila ang kaharap tayo, nagbabata-bata ang pilit. Pinipilit natin na tayo yung inuunawa, tayo lagi yung inaasikaso, tayo lagi ang iniintindi. Sabi, kailangan na tayo mag-mature sa maraming paraan. One of the saddest things that you can ever discover is not seeing people for a long, long time, and then after many years, when you see them, to discover that they have not matured at all. Hindi umedad sa pag-iisip. Tumanda lang ang itsura, dumami lang ang mga bilang ng taon, subalit hindi tumanda ang pag-iisip. Sabi nga nila, hindi baling tumanda basta may pinagkatandaan. At nakakalungkot po, may mga tao na kahit ilang dekada na ang lumampas sa kanilang buhay, ganun pa rin mag-isip. Ganun pa rin kakitid ang isip. Ganun pa rin karami ang mga hinihingi na bata lang dapat ang humihingi. Laging siya ang inuunawa. Ano, paano po ba mag-isip ang bata? Siya lagi, pagka nagugutom, iiyak. Kailangan itigil mo lahat ang iyong ginagawa para siya pakanin. Pagka meron siyang hindi gusto, iiyak. Dadaanin ka sa iyak, iba-blackmail ka. Emotional blackmail. Hindi siya marunong magpakain sa sarili, papakainin mo pa. Hindi siya marunong magligpit ng kanyang mga kalat, ipagliligpit mo pa. Hindi niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit ang mga tao po na nagmamature, nababaligtad, nalalaman mo na nagmamature na ang iyong anak, ang iyong pamangkin, ang mga bata, kung tumitigil na sila unti-unting kailangang laging alagaan at pagkatapos natututo sila na maging responsable, at pagkatapos sila na ngayon na nag-uumpisang mag-alaga sa iba, sa mga nakakabata, sa kanila o sa mga sobrang matatanda na, then we really show signs of maturity. Kahit po sa ating espiritualidad, kung lagi ka na lamang na kailangang ipanalangin, kailangan ka laging paalalahanan, ligaw-ligawan para umaten sa worship, sundu-sunduin, ibig sabihin, isip bata pa tayo kasi tayo pa yung inaalagaan. Pero dapat dumadating na sa panahon na tayo naman naghahanap ng aalagaan. Sino naman kaya ang aalagaan ko? Ano naman kaya ang gagawin ko para makapag-alaga ng iba? Napakahalaga na gumraduate tayo from being childish to maturity. At ang ating dalangin sa Panginoon, bawat isa po tayo ay makapag-isip-isip, saang larangan ng buhay kaya ako immature? Sapagkat yung pong mga immature o isip bata, sila ang kahuli-hulihang nakakaalam na sila isip bata. Kaya kung sa palagay niyo po, ay hindi kayo isip bata, baka tayo yung kandidatong mag-isip na isip bata tayo. Kaya siyasatin ang sarili. Isa pa pong dapat itigil is to stop ways that do not work. Tigilan ang ating mga pamamaraan na talagang nagasgas na pero hindi naman tumatalab. May mga pamamaraan tayo ng pakikitungo sa ating magulang, hindi naman tumatalab. Ganon din pakikitungo sa asawa, sa anak. Mga pamamaraan at ng pamumuhay, pero wala namang epekto, hindi naman magbubunga ng mga gusto natin, dapat ating palitan yan. Sa 1 Timothy 5:23, ano po ang payo ni Paul kay Timothy? "Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses." Baka naman yung mahilig sa inyong maglasing, eh biglang ito ngayon ang inyong favorite verse. Eh, hindi naman paglalasing ito, yung wine, yung table wine, nakasabay sa pagkain.
yung wine na ininom din ng Panginoon doon sa Lord's Supper. Hindi nakalalasing na inumin, kundi kasabay ng pagkain, lalong-lalo na doon sa Mediterranean area. Sabi ni Paul, alam mo na yung kaiinom mo lang ng tubig ay hindi tumatalab, yung sakit ng tiyan mo ay hindi gumagaling. Ay tigilan mo ang pag-inom lang niyan at uminom ka ng kaunting wine at nang sa gayon ay gumaling ang iyong karamdaman. Sapagkat alam niya naman nung araw, ang mga tubig ay galing sa mga balon, galing sa kunsaan-saan, maaaring may dalang sakit. At dahil itong mga missionary ay kung saan-saan umiinom, kung saan-saan nakakarating, maaaring kung ano-anong mga karamdaman ang natatanggap nitong katawan ni Timothy, kaya sabi ni Paul, huwag na muna yan ang iyong inumin because obviously it doesn't work. Bagamat ang pinag-uusapan po dito is a purely medical issue, maaari tayong kumuha ng inspirasyon sa verse na ito para sabihin, ano ba ang mga iniinom kong dito matalab? Ano ba ang ginagawa ko sa buhay na hindi naman nagbubunga ng kanais-nais? Tumatala ba ang mga pagdadabog ko? Tumatala ba yung isang linggo kong hindi kakausapin ng asawa ko? O lalo lang nainis? Lalo lang kami nag-away? Tumatala ba ang aking psychology na ginagamit sa aking anak? O baka hindi naman? Epektibo ba ang aking paraan? Sa kakuriputan ko ba, sa kadamutan at sa katinoan, yumaman na ako? Lumuwag na ba ang aking buhay? O hindi naman? Baka kailangan palitan na yung paraan na yan. Kasi yung iba sa sobrang nilang kakuriputan, sa sobrang pag-iingat sa sarili at paglalaan sa kinabukasan, wala't wala rin naman, wala pang kaibigan, wala pang nagmamahal. At kung biglang nanigas at namatay, walang dadampot para man lang maglibing. So, epektibo ba ang ating paraan? Kung tayo po yung mga panganay na anak, epektibo ba ang paraan natin ng pagdodomina sa ating mga kapatid o lampas na kayo ng 20, 30 years old? Abay, tama na yan. Kasi kung kayo ay 18 at ang kapatid nyo ay 10, dapat lang na leader kayo kasi ang dami nyong alam na di niya alam. Pero kung 28 na kayo at siya ay 20, konti na lang ang alam nyo na di niya alam. At kung 38 na kayo at siya ay 30, pareho na lang kayo ng alam. Sa katunayan, kung 58 na kayo at siya ay 50, baka marami na kayong nalimot at mas marami na siyang alam. Nagtataka ko kumisan pati sa magkakapatid, 80, 70, 60 years old na, hindi pa magtrato ng pantay-pantay. Sobra pa rin nang dodomina yung mga matatanda na akala mo higit lalo siyang maraming alam kaysa doon sa iba. Alam niyo po, dumadating tayo sa edad na nag-aabot-abot na yung mga alam na yan. Kaya, tama ba yun? Tama ba ang pamamaraan natin? Kumisan yung pressure na ibinibigay ng magulang sa mga anak, tama ba? Does it work? Yung mga kahigpitan natin, tumatalab ba? O yung sobrang luwag natin, maganda bang nagiging bunga? Dapat po tayong laging magsuri kung ang ating mga pamamaraan ay mabisa. And we should learn from this principle. Sabi ni Paul, stop taking only A because it doesn't work. Take B. What else should we stop? Stop when you have to give way. Kung kailangan magparaya, kailangan magbigay daan, kailangang magbigay ng espasyo para sa iba, maaari natin yang gawin. Stop talking to give way to inspired speakers. Stop being a hindrance to blessing. Stop hugging the limelight. If an anointed person must be given attention. Kung minsan po, laging gusto natin tayo ang nangingibabaw, tayo ang nangunguna, tayo ang merong last say, tayo ang lagi na lamang merong final authority, mag-isip-isip tayo. Sapagkat yung karunungan, yung kahusayan, yung inspirasyon ay naglilipat-lipat yan kung minsan ng puso sa paglakad ng panahon. Walang isang tao na siya lang may franchise to wisdom. Kahit pa nga siya ang pinakamatanda, kahit pa nga siya ang pinakamarunong dati, o kahit pa nga siya ang pinakamaraming pera. Dapat marunong po tayo magbigay. Kahit nga sa ministry, sabi sa 1 Corinthians 14, 29-33, two or three prophets should speak, and the other should weigh carefully what is said. And if a revelation comes to someone who is sitting down, the first speaker should stop. For you can all prophesy in turn, so that everyone may be instructed and encouraged. The spirits of prophets are subject to the control of prophets. For God is not a God of disorder, but of peace. Ito pong kontekstong pinag-uusapan, sapagkat marami noon ang mga propeta,
at maraming nagsasalita, kuminsan na hindi na magkamayaw sa pagsasalita, kani-kanya na sabay-sabay, wala nang nakikinig at wala nang pinakikinggan. Kaya ang sabi ni Paul, kung merong isa na nakaupo at hindi siya ang nagsasalita, subalit may dumating sa kanyang inspirasyon, hayaan siyang tumindig at magsalita, at yung nagsasalita ay tumigil muna at umupo at makinig. Ang dapat lahat ay magkaroon ng pagkakataon na marinig at makinig, at nang sa gayon ang lahat ay mapagpala. Hindi natin kailangang laging dinodomina ang mga usapan. Kadalasan sa mga pamilya, sa mga magkakaibigan, meron ang parang isang dominant figure. Dapat ba nating katandaan na at kamatayan na yung ganon? Lagi na lang siya ang masusunod, lagi na lang siya ang bida. Dapat din tayo mag-isip-isip. At kung tayo po ay merong ganitong uri ng otoridad sa ating mga pamilya, sa ating mga nasasakop, ay magbago-bago na rin tayo ng sistema. Makinig naman tayo sa iba. Magtanong-tanong naman tayo, gusto nyo ba ito? Ang gagawin natin? Kakain tayo sa isang restaurant, ano bang gusto nyong kainin? Hindi ako na lang lagi yung order, komo akong magbabayad. Tinuturuan po tayo na magbigay daan sa kapwa. Sapagkat ang bawat tao binibigyan ng Panginoon ng kakayahan, ng karunungan. At kung susupilin natin sila ng susupilin, lagi na lang isa ang susundin ng lahat at hindi siya magbibigay daan, maraming buhay ang masasayang. Na buhay, namatay, hindi man lang narinig ang tinig, hindi man lang nakapag-ambag ng karunungan, o kaya hindi man lang napagbigyan, and that is very unkind to do, not to give way to people. Kaya kung sino man po ang may positions of authority, positions of prominence, we've got to think about these things. Magbibigay-bigay naman ako. Hindi laging ako na lang. At pag nangyayari po ang maituturing sa biglang tingin na maliliit na bagay na ito, doon lamang natin makikita yung espiritu ng Diyos na kumikilo sa ating buhay. Na yung pala, ang tunay na kadakilaan ay yung pagpaparaya. Na ang tunay na tayog ng isang pagkatao ay yung pagbibigay daan sa iba. Hindi laging tayo ng tayo. Kahit kung minsan sa magnobyo, kung nakagawian na laging si babae ang nasusunod, tau-tauhan na lang yung lalaki. O kaya yung lalaki ang nasusunod, anino na lang yung babae. Hindi ganyan ang pakikisalamuha at pakikitungo. Kailangan tayong maging makipagkapwa. Kaya napakaganda po ng salitang Tagalog dyan yung makipagkapwa, kapwa, tao. Ano ba yung tao? Yun ang kahulugan ng lahat ng nilikha ng Diyos na mabubuti at maganda sa atin. Hindi tayo hayop, tayo'y tao. At kung ikay nakikipagkapwa tao, yung respetong gusto mong tanggapin ay ibinibigay mo rin sa iba. Kung gusto mong tumatahimik sila pag ikay nagsasalita, ay tumatahimik ka rin pag nagsasalita sila, kahit mas bata sila, kahit mas mahirap sila, kahit mas mababa ang ranggo, dahil sila'y kapwa tao. Pareho lang tayong may kaluluwa, may damdamin, may espiritu, parehong nilikha ng Diyos, parehong nalulungkot at natutuwa, parehong may mga pangarap at mga hangarin. At kung pagbibigyan po natin ng mga ganyan, lalo tayo halimbawang may mga kapangyarihan, mga amo, ikaw na lang may karapatang magkaroon ng sakit ng ulo, ikaw na lang may karapatang magkaroon ng mood, ikaw na lang may karapatan na magpahinga. Kaya nga po yung mga sensitive na mga amo o mga employers, sinasabihan din yan, maski household help o bining, pag may isang umaga na gumising kang napakasama ng pakiramdam mo o hilo ka o masakit ang ulo mo, sabihin mo, at pagtatrabahuhin pa rin kita. Ganon kaya yon? Di sabihin mo para makagawa kami ng paraan. Kung kailangan mong humiga, maghapon, paminsan-minsang nangyayari, kailangan binibigyan natin ang pagkakataong maging kapwa-tao, yung tao. Kasi sa lalo sa atin po, napakahirap sa ating mga household staff, hindi na sila makadaing. Maliban na lang siyempre nangingisay at naninigas na talagang emergency case na, yun, malalaman na ng employer. Pero kung basta medyo may konting nararamdaman, medyo nahihilo-hilo, malay pa ba natin, natatanong ba natin? Magbibigay daan tayo. Hindi laging tayo lang. Kung sa sanlibutan ay nangyayari ang ganyan, hindi marapat mangyari sa mga anak ng Diyos. Because we are a royal priesthood, a holy nation, a people who belong to God. Na dapat nakikita hanggang sa mumunti nating pakikitungo sa ating kapwa, yung tayog ng salita ng Diyos. Meron pa pong isang dapat tigilan, stop judging others. Tumigil tayo ng paghuhukom at paghuhusga sa kapwa.
lalong-lalo't kakaiba ng ating paniniwala ang paniniwala nila, kakaiba ng ating mga pananaw at paninindigan ang sa kanila, dapat tigilan natin ang pagsabing mali sila at tayo lang ang tama. Dapat nating tigilan ang pagsabi sa mga taong sila ay naliligaw dahil lamang hindi tama, hindi landas natin ang kanilang sinusunod. Romans 14 verses 1 to 13, ito po itong sa paghuhusga ng mga Kristiyano sa kapwa Kristiyano sa mga issues ng buhay. Accept him whose faith is weak without passing judgment on disputable matters. One man's faith allows him to eat everything, but another man whose faith is weak eats only vegetables. The man who eats everything must not look down on him who does not, and the man who does not eat everything must not condemn the man who does, for God has accepted him. Who are you to judge someone else's servant? To his own master he stands or falls, and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Ano pong unang binabanggit dito? Kasi meron noon mga tao na Hudyo ang kanilang pagiging background. Pagkatapos meron naman ng mga Gentiles na naging Kristiyano. Alam niyo po yung mga Hudyo, maraming di kinakain. Ngayon, yung mga Gentiles, lahat ng gumagapang, lumilipad, tumatakbo, lumalangoy, kinakain. So, i-judge naman ng mga Gentiles, yung mga Hudyo. Ang arte-arte nyo naman. Yan, ang dami-dami nyo hindi makain. Samantalang pinalaya na tayo ng Panginoon, nakainin ang lahat. Yan namang mga Jews, i-judge nila yung mga Gentiles. Makasalanan kayo. Kumakain kayo ng palaka. Kumakain kayo ng mga hito. Kumakain kayo ng burong talangka, etc., etc. At sila ay nagsisiraan. At sabi ni Paul, huwag kayong ganyan. Kung ang gusto mo lang kainin ay gulay, gusto mo vegetarian ka, di vegetarian ka, pero huwag mong husgahan yung kumakain ng mga lumilipad na insekto. At ikaw naman, kumakain ka ng dinosaur, huwag mong pintasan yung gulay lang ang kinakain. Sabi, kanya-kanya tayong konsyensya, tumaharap tayo sa Diyos tungkol dyan. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each one should be fully convinced in his own mind. So meron namang sobrang legalista kung kailan ang Sabat. Meron namang nagsasabi na, basta ang sabi ng Panginoon, 6 days of work must be broken by a 7th day of rest. Eh sa factory ako nagtatrabaho eh. Tuesday ang off ko. Bakit ko ipipilit na maging Sabado yon? Eh matatagalan ako ng trabaho. Sabi naman nung nagpipilit na Sabado, di matagalan ka ng trabaho, magutom ka, pero sundin mo, dapat ang Sabat, Sabado. Mag-aaway-away ngayon sila. Sabi ni Paul, eh may taong ang tingin niya sa isang araw na yun ang banal. Mayroon namang isa, ito ang banal. Eh di huwag kayong mag-away. Hayaan mo siya. Kasi lahat naman ng araw sa Diyos ay pareho. Siya naman ang lumikha ng lahat ng araw. At ang itinuturo po ng Biblia, on the 7th day you will rest. 6 days you shall labor and on the 7th you rest. Mahalaga ba kung saan tumama yung 7 o ang mas mahalagay, pinagpapahinga ka ng Diyos na walang 7 araw na tuloy-tuloy na pagtatrabaho? Magpapahinga ka. Kaya po, ito'y pinag-aawayan ng maraming tao maging hanggang ngayon. Nalilimot nila itong sinasabi ni Paul dito na huwag kayong manghusga. Kung sa kanya yun ang banal, di yun ang banal. He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord, for he gives thanks to God. And he who abstains does so to the Lord and gives thanks to God. For none of us lives to himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live, we live to the Lord. And if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that he might be the Lord of both the dead and the living. Then you, why do you judge your brother? Or why do you look down on your brother? For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. So then each of us will give an account of himself to God. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in your brother's way. So first of all, on dietary issues, sinabi, kanya-kanya yan. Sapagkat sa Old Testament, maraming regulasyon,
Sa New Testament naman ay pinalaya ng Panginoon ng mga tao. Sabi niya, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. So, alin ba dun sa dalawang susundin mo? Nasa iyong pananalig. Kasi hindi yun may kinalaman sa iyong kaligtasan. Meron naman on special day issues. Meron mga Kristiyano, aawayin yung mga gustong magsabit ng parol pag Pasko. O, ba't ka naglalagay ng Christmas tree? Pagan yan, evil yan. Eh, wala akong kinalaman sa paganism nung araw. Naglalagay lang ako ngayon, pampasaya. Parang nagdagdag lang ako ng ribbon sa aking damit o buhok, huwag man sabihin evil to. Sapagkat yung mga bagay na yon ay pang-ibabaw, hindi naman nang pumapasok sa loob ng puso. On feasting or fasting. Sabi, kung ikaw ay kain ng kain, nagpapasalamat ka naman sa Diyos at kinikilala mo sa Kanya galing yon, eh di, tinatanggap ka ng Panginoon. Gusto mo namang mag-ayuno at nagpapasalamat ka rin sa Diyos sa pag-ayuno mo, di, tinatanggap ka rin ng Panginoon kung ano ang konsyensya mo na hindi lumalabag sa salita ng Diyos. Kasi pareho naman yan na may makukuha kang verse na nagsusuporte. Eh. Ibig sabihin, malawak yung pwedeng pagkilusan ng Kristiyano at pagkunan ng kanyang pagbabasihan ng kanyang ginagawa. Hindi katulad ng marami, naglalakad lang o na doon sa gitna ng kalsada na may puting linya, samantalang ang lapad-lapad ng kalsada. Meron mga Kristiyano, ganun eh. Ang lapad-lapad ng mundo, ang dami-daming pwedeng gawin, napakalimitado ng ginagawa sa sobrang pagiging bookish. While it is not wrong to walk in the center of the road, especially if it's a pedestrian road, but you can move to the left and to the right with God-given freedom, and those who would like to walk on the left side or the right side should not be judged by those who walk only in the center. Hindi tayo dapat na naghuhusga sa ating kapwa. Ang Panginoon hindi pa nanghuhusga. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay tagapagligtas pa rin. Kailan pa siya magja-judge? Pagbalik pa niya. O kaya, pag tayo'y namatay, kung alin man doon ang mauna, pero habang buhay pa tayo, hindi pa tayo hinuhukuman. So bakit ngayon tayo maghuhukom at maghuhusga sa ating kapwa? Pagka meron siyang ginagawa, sabihin natin, God is not yet finished working on him or her. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanya. Kaya mga iba, eh bakit nasa choir yan? Di ba meron pa yung ganito, ganong kasalanan? Hindi pa tapos ang Diyos. Kasi kung tapos na ang Diyos sa kanya, ting, mawawala na siya. Nandun na siya sa kabilang buhay. Hindi pa siya graduate sa buhay na ito. Kaya sa halip na lagi nating sisilip-silipin ang mga kapintasan at kakulangan ng kapwa natin, ipanalangin natin sila, tulungan natin sila, at kung may konti tayong alam sa mabuti at magandang paraan, ituro natin sa kanila, pero para husgahan sila dahil mas marami tayong alam. Hindi yan ang dahilan kaya binibigyan tayo ng karunungan ng Diyos. Binibigyan tayo ng karunungan para higit tayong maging mahinahon, maunawain, matulungin, hindi para maging mapagmataas. Napakahalaga na hindi madapa ang kapwa dahil na-o-offend sila sa atin, nasisiraan ang loob dahil sa ating mga panghuhusga. We should stop measuring people only by our standards. Katulad din ng sinigang. Matabang ang sinigang mo. Eh, sa ganyan ako magsigang eh. Yan ang sinigang ko. Hindi yung ito ang sinigang dapat, ito dapat ang lasa ng ganito. Kasi kanya-kanyang pangluluto, kanya-kanyang nahiligan, hindi naman moral issue yan eh, para pagtalunan. Kaya dapat marunong din po tayong magbigay ng daan sa ating kapwa. Ba't natin pinag-uusapan ng ganito mga bagay? Sapagkat itong mga bagay na ito ang napapabayaan ng maraming Kristiyano. Sa ulong sa ulo ang lahat ng Ten Commandments, ang lahat ng doktrina sa buhay, pero sa ganitong mga bagay, tayo'y nadadapa at nagkukulang. Ano pang dapat nating tigilan para ang buhay natin ay mapagpala? Stop grumbling. God has constantly taught against grumbling. Yung reklamo ng reklamo, katsang ng katsang, maraming comment, hindi na siya masaya, magre-reklamo pa para lumungkot din ang kapwa na sana'y masaya na, napalungkot pa niya. Laging maraming mga puna, maraming pintas, dapat na itong itigil. Alam niyo kung bakit ko ito'y pinagdidiinan? Kasi 99% ng mga Kristiyano guilty pa dito. Walang tigil ng karereklamo. Walang tigil ng kahahanap ng maipipintas ng mga kasiraan, samantalang dapat hinahanap natin kung ano yung mabuti, kung anong maganda, kung anong mapupuri, kung ano ang pagpapala na naroon na. John 6:43, "Stop grumbling among yourselves," Jesus answered. At isa ito sa mga paulit-ulit na turo sa Biblia, Old or New Testament alike. Stop grumbling. Wives, what are you grumbling against your husband?
Ano ang mga reklamo niyo at mga katsang-katsang tungkol sa inyong asawa na para bang pwede pa kayo magpalit? Habang nagre-reklamo ka ng nagre-reklamo, yung reklamo mo lalong lumalaki, lalong lumalalim, lalong tumitibay, kaya lalong nagkakaroon ka ng dahilan para magreklamo. Samantalang habang pinupuri mo ang iyong asawa, yung mga kapuri-puring bagay sa kanya, lalo namang tumitibay, lalong lumilinaw, kaya lalo mo siyang namamahal at nababawasan ang iyong pagre-reklamo. Husbands, you grumble against your wives. Mas vocal kasi maraming beses yung mga wives mag-grumble against their husbands among themselves. Very seldom that husbands are grumbling against their wives among themselves. But it's more often that wives among themselves are grumbling against their husbands. Kaya napaka-importante na mabae ka man o lalaki, husband or wife, anak ka, grumbling against your parents, but hindi ka maghanap ng maipupuri at maipagpapasalamat. Stop grumbling. Kung minsan nakakalungkot, ang marami pang grumbling na nangyayari, mga reklamo, among workers in the church, among Christian people, grumbling against the choir director, grumbling against everybody, samantalang nasa church na nga. Mga kapatid, I can never be so repetitious enough. Kasi nakikita ko nangyayari ito sa buong paligid. Ang mga tao, napakagaling magreklamo. Sinisilip ang kapwa, yung mga privileges ng iba, yung mga tinatamasa ng iba, lagi nilang tinutuos, hindi ipagpasalamat kung ano yung nasa kanila. Magkakapatid, nareklamuhan ng reklamuhan laban sa isa't isa. Nag-aagawan ng mga mana, sira-sira lang naman piano at isang dangkal na lupa. Magkakagakagalit, grumbling against each other. Mga magbiyanan, yung mga manugang na walang ginawa kundi pag-usapan yung kanilang biyanang babae at chismisin at reklamuhan ng reklamuhan ang mga kanyalang mga kapwa. Alam nyo, meron akong dalawang kilalang babae na talaga namang huwaran, pwede natin ipagpagawa ng monumento kung paano umibig sa kanilang biyanan. At hindi si Ruth yun, matagal na siyang yumao. Mga babaeng nandito ngayon sa ating kapaligiran na talaga namang pag silang nakakausap mo, parang dapat lahat ng tao magkabiyanan. Pero natitiyak ko na ang mga biyanan nun may kakulangan din. Pero dahil nagpasya sila na mahalin ang kanilang mga biyanan. Alam nyo yan ay pagpapasya. If you decide, every little aspect of your life will follow the grand design and the big decision. But if you have decided on the other side, then every little act and thought that comes into your life will follow that direction of grumbling. Yun pong mga hindi na natin mapapalitan na karakter ng buhay natin, magpasya na tayong mahalin sila. Sapagkat pag pinagpasyahan natin yan, madali nang sumunod ang maliliit na detalye ng ating buhay. Kung meron naman po tayong mga valid complaints, talagang dapat, anong dapat gawin? Di pag-usapan. At kung talagang humahanap po tayo ng solusyon sa ating mga reklamo, hindi natin sinasabi ang reklamo natin kung kani-kanino. Pumupunta tayo dun sa tao na itinuturing nating pinagmumulan ng suliranin at tayo ay sa mahinahon na paraan humahanap ng solusyon. Kasama sila. So you don't talk about people, but you talk with these people. Then something positive will happen. Pwede po bang tandaan natin itong mabuti? Kasi nakakamalat na itong topic na ito eh. Yung stop grumbling, yung stop talking about people, but talk with people with whom you have a problem, para malutas. Because when you talk about people, the problem will never be solved. And because walls have ears, and potatoes have eyes, even corn has ears. Anong mangyayari? Makakarating sa pinag-uusapan niyo yung balita. Magsasalita din siya, makakarating sa inyo. Lumala na ng lumala, samantalang hindi naman kayo nag-uusap. Ito isa na nating palitan na paraan. Napakalaki ng bigat na mawawala sa pasanin ng tao kung matutunto na lang tayo na kausapin yung taong sa palagay natin ay may kinalaman sa suliranin, pero huwag siyang pag-usap-usapan. There's always a proper forum for everything. At dapat may kaayusan. 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. May isa pa pong dapat tayong tigilan. Stop doubting. Faith is everything. John 20:27, then he said to Thomas, this is the Lord saying to Thomas, put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side.
Stop doubting and believe. Mga kapatid, mag-isip tayo. Anong pangako ng Diyos ang pinagdududahan nyo? Anong salita ng Diyos na napakalinaw sa Biblia ang pinagdududahan nyo? Sabi ni Lord, stop doubting. Believe. Ang nangyayari sa ating buhay ay inuukit at binibigyan ng anyo at kulay ng ating pananampalataya. Ang maaari lang maganap ay yung lang pinaniniwalaan natin. Faith can extend or limit us. Kaya napakahalaga, panindigan ang mga pangako ng Diyos. Hindi ibinigay, hindi isinulat ang mga pangako ng Diyos para pagdudahan. Ibinigay yan para panindigan, panghawakan, sandalan, tindigan, para tayo magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kaayusan sa ating buhay. Ang lahat ng patuloy pa ring nerbyoso ay kulang ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ang mga lagi pa rin na sinasakmal ng takot ay kulang ng pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Ang mga takot na takot maghirap at baka walang makain, salat na salat sa pananalig sa sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya, look at the birds of the air. They don't even plant, they don't harvest, but your Heavenly Father feeds them. At kung ang mga ibon ay pinapakain, ang mga bulaklak ay dinadamitan, kayo pa kaya ang hindi alagaan ng Panginoon? Mga mabababaw na mga pananalig, sinabi ng Panginoon. Ano po ang inyong mga takot? Gusto kong pag-usapan natin yan eh. Ano mga takot natin? Sa palagay niyo ba, hindi mas malaki ang Diyos dyan sa takot na yan? Pero habang may mga takot tayo, nabubuhay tayo sa nerbiyos, sa pangamba, sa panghihina, ibig sabihin, mahina ang pananalig. Nagdududa sa salita ng Diyos na ito'y totoo, ito'y mapanghahawakan at magaganap nga. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Suyurin ang Biblia, halukayin, hanapin lahat ang pangako ng Diyos, panghawakan, memoryahin. Dapat pa bang i-memorize yan? Yes. Because when you memorize and commit to memory the promises of God, you will be able to pull out the right promise at the right moment and you will be strengthened. Ang ating pagkain ay ang salita ng Diyos. Hindi ba sabi ni Satanas kay Lord, kung talagang Diyos ka, gawin mo mga pagkain niya mga bato. Sabi niya, man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Anong isa sa mga kahulugan niyan? Ang pagkain natin ay ang salita ng Diyos. Nanghihina ka, physically, kakain ka ng pagkain, iinom ka ng mga vitamins, iinom ka ng mga herbs, at kung ano-ano pa, para ka lumakas. Spiritually, nanghihina ka, ang pagkain mo ay salita ng Diyos. Ano? Ang kanyang mga pangako. Ay, maaalala ko yung pangako na yun ng Diyos. Kakainin ko ngayon yung pangako na yun. Malakas na ako kasi kumain ako ng tama kong kainin. Kaya yung panghihina, isa lang po yan na sintomas na tayo'y mahina sa pananampalataya. Ang mga anak ng Diyos ay victorious because God is victorious. Malalakas ang loob dahil kakampi natin ng Diyos. Masisigasig. Hindi lalampalampa. Hindi hihinahina. It is the devil who comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus says, I have come that you may have life and have it to the full. A full life. Don't just exist. Get a life, a full life. At kailangang panghawakan natin literally ang mga pangako ng Diyos. Pag sinabing ganon, gawin. Pag sinabing tigil, tigil. Pag sinabing go, go. Pag sinabing this is my promise, claim it. Nothing happens to people who do not believe. Kahit sa mga imbensyon, nakaka-imbento yung mga tao na naniniwala sa kanilang magagawa. Kahit yung mga unang mga taong tumawid sa dagat Pasipiko, nung kauna-unahang mga panahon, naniwala silang magagawa nila yun. Yung umakyat niya sa mga Mount Everest, naniwala silang magagawa nila. Pero yung mga naku, hindi pwede yan, mahirap yan. Mahirap yan, talagang walang nararating. Kahit yung mahihirap na tao na napa-asenso ang sarili sa tulong ng Diyos, dahil naniwala silang magagawa nila. Habang lahat ng kanilang mga kaibigan ay nag-give up na at nag-addict-addict na lamang, may mga nagpilit pa rin mag-aral, pinilit magsikap, ngayon umasenso sa buhay dahil naniwala sila. Yung paniniwala natin ang bubuo o sisira sa ating buhay. Kaya kailangang paniwalaan.
Pati po ang ating mga anak, kung naniniwala tayong sila ay mahusay, naniniwala tayong marami silang magagawa, nagiging mahusay at maraming ang nagagawa. Pero pag naririnig kayong, yung anak ko na yan, bubing yan eh. Wala, walang pag-asa, ganyan lang. Nagiging ganun ang performance nila. Kasi sila man na nawawala ng pananalig sa sarili. Kasi sinira na natin ang loob. At kung may isa pa tayong dapat pag-usapan ngayon, na dapat tigilan, stop sinning. Remember the law of impenetrability. Only one thing occupies one place at one time. So anybody who sins has no space for holiness. And if there's no space for holiness, there's no space for God. If there's no space for God, there's no space for blessedness, for victory, or for fruitfulness. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ilang beses na dapat nating bigkasin, basahin, usal-usalin ang mga salitang ito bago lubos nating maunawaan. Na ang isang taong na kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Pero marami nagsasabi, born again ako, bagong nilalang, new creation, pero old habits, old sins, old ways. A new spirit is not compatible with old sinful hearts. There has got to be renewal all the way. Matthew 9:17, neither do men pour new wine into old wineskins. If they do, the skins will burst. The wine will run out and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins and both are preserved. Napakaganda po ng talinghaga na ginamit. Kung may bagong alak, hindi pwedeng ilagay sa lumang sisidlan na usually mga leather, mga skin ng hayop. Sapagkat sasabog lang yon kung may bago kang ilagay. Sabi, lumang sisidlan, lumang alak, bagong sisidlan. Bagong espiritu, bagong puso. Bagong tao, bagong buhay. Napakasimple ng analogy. There should be new ideas, new ministries, new actions if we have a new heart. 1 Corinthians 15:33 to 34. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. New life, new friends. New lifestyle. At kung tayo may nakikitungo sa mga dati nating mga pinakitutunguhan, ay dahil lamang gusto natin silang akayin sa tama, hindi para mulit-muli nila tayong hilahin pababa. At kung nakakahalata tayo ng ating mga dating mga kapalagayang loob ay hinihila tayo pababa, dapat kahit man lang pansamantala na tayo'y umiwas sa kanila hanggang tayo'y maging malakas, hanggang dumating tayo sa punto na gano'n na tayong kalakas na pag tayo nakikisalamuha sa kanila'y sila ang nahihila na natin pataas. Pero hindi maaari na umasa tayo na magkaroon ng bagong buhay, pero lahat ng mga luma nating mga pakikitungo na may kasamaan, kamalian at kasalanan ay ipagpatuloy pa. Meron pa nga eh, nakikiusap sa akin, Pastor, pwede po ba tayo mag-Bible study sa aming bahay? Saang bahay? Sa bahay po namin ni Ganon. Panginoon, kung Diyos, ikaapat mo ng asawa yan. At buhay pa yung 1, 2, 3. Ngayon, gusto mo mag-Bible study tayo sa bahay nyo. E di para ko na ngayong in-recognize itong relasyon na ito. Gusto mo pala mag-Bible study, tanggal-tanggalin mo muna sa buhay mo yung si 2, 3, 4. At mag-ayus-ayusin mo yung buhay. Kasi oras na nakasanayan na yon, hindi na mahapdi, hindi na masakit. Ang kasalanan na inaalagaan ay wala ng kirot. At katunayan niyan, pag nakasanayan ng kasalanan, pag tinatanggal mo, dun pa ngayon makirot. Pero parang isang bulok ng ngipin, ayaw mong ipabunot sa dentista dahil masakit ang pagbunot. Kaya pagtsatsagaan mo na lang na buong buhay, sumasakit-sakit. Sa buhay po natin, kumisan kailangan ng drastic surgical procedures. Merong dapat pinuputol, hindi na pinag-iisipan pa, lalo't malinaw na inuutos ang salita ng Diyos na dapat tanggalin sa ating buhay. Kaya nga po yung isang taong pinagaling ng Panginoon, nung makita niya muli doon sa may templo, sa John 5:14, later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again.
stop sinning, or something worse may happen to you. Para po tayo tulad ng taong ito, may sakit, may karamdaman, pinagaling na ni Jesus. At nung makita ni Lord dito sa bulwagan ng Panginoon, kasi sa temple daw nagkita, di ba itong ating temple? Sabi niya, aba, magaling ka na pala, ha? Di ba't pinagaling kita? Opo. Sabi ni Lord, oh, tigil-tigilan na ang mga kasalanan, ang pagkakasala, dahil maaring may mas masahol pang mangyari sa iyo kaysa nung bago kita pinagaling. Stop sinning, or something worse may happen to you. That is from the mouth of the Lord. At sa palagay nyo, ito'y isinulat sa Biblia para lang tingnan natin as history. No, this is current events because this is universal message. It's telling us, stop sinning or something worse may happen to you. So do not just wish and pray for blessedness. Take concrete steps. Take sure steps to a blessed new life. Ano po ang mga 7 stops natin? Stop childish thinking. Stop ways that do not work. Stop talking to give way to others. And of course, it's not only talking. It means give way to others. Stop judging others. Stop grumbling. Stop doubting. And very importantly, stop sinning. And when we stop these things, we begin to go for glory. Because only one thing occupies one place at one time. Unless you stop doing wrong, you cannot begin doing right. Heavenly Father, thank you for your reminders. Salamat sa kabutihan nyo. Salamat sa mga paalala. Dalangin namin, ito man lang 7 na pinag-usapan, mabigyan namin ng pansin sa buong taon. Huwag mawala sa aming alaala. Maipamuhay namin. At Panginoon, kami po'y pumuposisyon doon sa daanan ng iyong pagpapala. Sa pagsunod namin sa iyong mga salita, isinasahod namin ang aming mga kamay para tumanggap ng iyong mga pagpapala. Nawa ay dinggin mo ito at nawa ang pagbabago'y makita mo sa amin at nang sa gayon, batupad ang mga mabubuti mong hangarin sa amin. Mga kapatid, panandalian tayong magbulay-bulay. Kung alin man sa 7 ang dapat bigyan ng madiin na pag-iisip, mag-isip-isip. Humingi ng kapangyarihan sa Diyos na siya'y ating masunod. At nawa magkaroon tayo ng tunay na isang pinagpala, hindi lang na bagong taon, kundi isang buhay na punong-puno ng pagpapala.